Maligayang pagbabalik mga tol, pag-uusapan po natin ngayon ang mga achievements ni Cuadro Alas. Atty. Ed Tolentino nagbigay ng reaksyon sa laban ni Jonas Sultan. Mapapanood sa channel ni Sir JM Sayasat mga tol, may pahayag si Atty. Ed Tolentino tungkol sa scorecard na 93-94. Parang may hocus-pocus umano na nangyari sa laban kahit buhay pa si Albert Einstein. Hindi daw makapagbigay ng tamang formula kung bakit ganun ang score. Pinilit daw na ihabol ang score ni Caraballo tulad sa pagbagsak ni Sultan sa pangatlong round. Dapat daw hindi tinawagan ng isang knockdown dahil makikita sa video na dulas lang si Sultan pero binilangan pa rin ng referee. Malaking bagay daw ito para hindi lumaki ang kalamangan ni Sultan. Pagdating naman sa mga round na hindi bumagsak si Caraballo, binigay lahat sa kanya ang lamang sa score. Buti na lang daw mga tol may isang knockdown pa si Sultan sa 9th round. Kung hindi ito nangyari, baka natalo tayo sa laban. Pero naniniwala pa rin si Atty. Ed Tolentino, deserving ni Sultan ang panalo. Hindi umano dikit ang score gaya ng 93-94. Samantala nagpakita naman ng malaking respeto si Sultan kay Carlos Caraballo. Niyakap niya ito at sinabing bounce back. Kailangan magbalik na mas malakas. Sa ibang balita naman, himayin po natin ang mga achievements ni Cuadro Alas bago ito sumabak kay Paul Butler sa December 11. Taong 2007 nagsimula si Casimero bilang professional. Mula 2007 hanggang sa kasalukuyan naging champion sa tatlong division si Casimero. Taong 2012 unang division niya sa light flyweight na hawakan niya ang IBF belt na depensahan niya ito ng tatlong beses. Taong 2016 nasungkit ni Casimero ang pangalawang division sa flyweight na hawakan niya ang IBF belt. Taong 2019 naagaw niya ang WBO bantamweight belt ni Zolani Tete kaya naging champion sa tatlong division na depensahan niya ito kay Dukmaika at kay Guillermo Rigondo. Sa buong laban ni Cuadro Alas mga tol, tinalo niya ang anim na world champion sa magkakaibang division. Unang tinalo si Luis Alberto Lazarte, isang Argentine, may kartada ngayon na 52 wins, 18 knockout, 12 losses. Pangalawa si Pedro Guevara, isang Meksikano, may kartada ngayon na 37 wins, 22 knockout, may 3 talo. Pangatlo si Amnat Ruenrong, isang Thailander, may kartada ngayon na 21 wins, 6 knockout, may 5 talo. Pang-apat si Charlie Edwards, isang British, may kartada na 16 wins, 6 knockout, may 1 talo. Panglima naman si Zolani Tete, isang Wakanda mula sa South Africa. May kartada ngayon na 28 wins, 21 knockout, may 4 na talo. Pang-6 si Guillermo Rigondo, isang Cuban fighter. Pang-7 naman si Paul Butler kung matalo niya sa laban. Former IBF champion din si Butler taong 2014. Sa lahat ng champion na tinalo ni Casimero mga tol, si Rigondo ang pinakamalaki ang pangalan sa boxing. Kahit may edad na, maganda pa rin ang resume. May kartada ngayon si Casimero na 31 wins, 21 knockout, may 4 na talo. Hindi pa nagawa ni Casimero ang maging fighter of the year, magtala ng isang knockout of the year at makabilang sa lista ng pound for pound. Kung sakaling matalo ni Cuadro Alas itong si Monster na Oya Inoue, sigurado mga tol ito ang maglalagay sa kanya sa pound for pound. Ano ang masasabi nyo mga tol, makikita ba natin ulit na may isang Pinoy champion na makasama sa best pound for pound fighter? Comment lang sa ibaba mga tol, hanggang dito na lang po tayo, maraming salamat po.